Kung ako ho ay Katoliko at makakita ako ng Muslim, magugulat ba kayo kung sabihin ko sa inyo na mabuti pa ang Muslim sapagkat nagpaparangal sila kay Maria na ang tawag sa Quran ay Miriam. Mabuti pa ang Muslim sa pagbasa nila ng Quran, nakikita nila sa Quran kung gaano kalaki ang kadakilaan ni Miriam, ni Maria. Una, nakalagay po sa Quran na si Maria ay nanganak ng birhen sapagkat siya mismo ang nagsabi, "How can I have a son when I do not have a man?" Hindi po ito galing sa Biblia. Ito po ay galing sa Quran. Ibig sabihin, sa pahina ng Quran ay makikita na ang mahal na birhen ay birhen para sa mga Muslim. Hindi nila maintindihan, pero nandoon sa kanilang paniniwala na ang nanay ni Jesus ay birhen. Mabuti pa yung Muslim. At pagkatapos noon, ay sa pananalita ni Allah, ay sinasabi na ang birhen ay pinaka-special sa lahat ng babae. Para sa Islam, si Maria ay isang katangi-tanging babae. Katangi-tanging babae kung paanong sa Biblia ng Kristiyano ay sinasabing, "From all generations, I will be blessed. All generations will call me blessed. Holy is His name." Mga minamahal kong kapatid, sa Quran, naroon din yung kapalaran ng marami sa atin. Ano yun? Si Miriam, si Maria sa Quran ay napagbintangan ding taksil. Napagbintangan taksil sa kanyang asawang kasintahang si Jose. Pinagbintangan at halos ay ipapatay. Alam natin ito sa ating kasaysayan bilang Katoliko, pero alam din ng mga Muslim na ang mapagbintangan ay alam ng mahal na birhen. Birhen, tanggap nila. Pinagpala sa babae, pinagpala ni Allah. At higit sa lahat, yung pagpapakasakit na dinaranas ng mga tao na napagbibintangan, na sinisira ng fake news, ay naranasan din ng mahal na birhen. At hindi po lamang yon, mga minamahal kong kapatid, sapagkat kapag pinag-usapan yung chastity, yung piety, yung holiness, isinasama si Miriam, isinasama si Maria sa listahan ng mga dapat natularan kung gusto mong maging malinis ang puso at kung gusto mong maging banal. At isang buong chapter ng Quran ay tungkol kay Miriam. Mabuti pa sila sapagkat sa Biblia nating pinanghahawakan ay walang chapter para kay mahal na birhen. Subalit sa Quran, isang buong chapter tungkol kay Miriam. Ganon siya kahalaga. Para sa ating mga Kristiyano, mahalaga lang si Maria kaugnay ni Jesus. Para sa mga Muslim, pinapahalagahan nila ang mahal na birhen. Birhen, katangi-tangi sa lahat ng babae, isang buong chapter para sa kanya. At hindi lang po yun. Kay Miriam sa Quran ay sinasabi rin na siya ay kasangkapan ng Diyos, kasangkapan ni Allah para gumawa ng maraming himala. At ano po ang nakalagay sa Quran? Sabi ng Quran, sa pamamagitan ni Maria, yung mga punong kahoy na namumunga lamang kapag tag-araw ay namumunga kahit tag-ulan. At yung mga bunga at halaman na namumunga lamang kapag tag-ulan ay namumunga rin kapag tag-araw. Flower-bearing, fruit-bearing plants and trees that bloom only in winter, bloom in summer because of Miriam. Fruits and flowers that bear only fruits and flowers in summer bear fruits and flowers in winter because of Miriam. At
sa pagdalaw daw niya sa bahay ni Zacarias ay sunod-sunod na himala ang dinala niya sa bahay ng kanyang pinsan. Muslim, Quran, mahalaga si Maria, mahalaga si Miriam. Kristiyano, naniniwala kay Jesus, tinatadyakan, binabasag ang kanyang imahin, itinatapon ng rosaryo, magkakilala na nga tayo.